yung ito guys, ituturo ko naman sa inyo kung paano ayusin yung headset ng folding bike na kumakalog. Bale, ito nga palang bike na to is folding bike na alloy. Crush, babasa dyan. Ayan, bahala na kayo kung nabasa dyan. Bale, ito yung naging issue niya. Ayan, pagawa lang sa atin to. Ayan, papakita ko sa inyo guys. Ayan, lakas ng kalog niya. Pag pumipreno ka, tapos pag nalulubak ka, ayan, maingay. Bale, ito. Pubuksan ko yung loob nito. Titingnan natin kung lumuwag lang ba o may papalitan sa loob. Ayan. O kung lalagyan lang siya ng grasa. Ayan. Bale, ang una nga palang gagawin natin ganito. Tatanggalin muna natin to. Ito yung pinaka-lock. Ito kasi yung lock ng folding bike. Tapos may nakasupport pa dito sa mismong lock niya. Bale, ganito lang gagawin niya dyan. Yan. Gawin nyo lang siya dito. Usad nyo lang. Yan. Maluwag lang naman to. Tapos ito, iaangat natin. Yan. Ikaangat natin yung camera. Yan. Bababa natin to. Tapos, ayan. Tapos may makikita kayo dito na allen. Yun yung pipihitin natin. Gagamit tayo ng 6mm na ano, allen. Tapos pipihitin lang natin yan. Ayan. Iwakin lang natin. Tapos tingnan natin kung matatanggal na. Ayan. Tanggal na yung lock niya. Ayan. Ito ang itsura niya sa loob. Pag inihigpitan mo siya dito sa may allen, itong pinaka-lock nito, umi-slide yan. Pag umi-slide yan, syempre, hihigpit na dito sa pinaka-tube. Gawin natin ito. Gilid lang muna natin ito dito. Tapos dito sa ibabaw, may tatanggalin tayo dito. Ano? Ito yung pinaka-ano niya. Pinaka-lock. Bale, ito may pantanggal ako dyan. Ayan, DIY lang yan. Holder to ng basket. Tapos nilagyan ko siya ng tornilyo. Ayan yung pantatanggal natin dito. Ayan. Kasi pag mahirap pag ginamitan mo ng liyabe tubo to, masusugatan yung mismong ano nyo. Kaya dapat may pantanggal tayo kahit DIY. Yung hindi masusugatan yung mga pyesa. Ayan, dito yung pinipihit. Yung iba naman kasi, may pihitan na gagamitan mo ng liyabe. Ito kasi, ito yung pinaka-lock niya. Tapos ito, may washer pa dito yan. Tatanggalin din natin. Yan, natanggal na natin. Ayan, meron pa dito sa ibabaw. Pihitin lang natin yan. Yan, maluwag lang naman to. Tingin ko lumuwag lang eh. Hindi pa naman siguro sirata. Ayan. Ito yung parang pinaka-kono niya. Ito yung tumatama doon sa bulitas. Dito umiikot yung bulitas. Yung corona. Ito yung corona sa ibabaw. Ayan. Buo pa naman siya. Linisin lang natin or punasan. Buo pa siya guys oh. Kasi itong bike na to, sabi nung mayari, di naman ganong napagagamit. Na-stock lang din. Ayan, pinaayos lang sa atin yan. Oh, maganda pa. Oh, makintab pa siya. Tapos, check natin yung ilalim. Ba? Good. Ayan guys, oh. Good pa siya. Bali, sana ka, ano ko dito is, lumuwag lang. Mas maganda na inaayos para hindi siya nasira. Lumuwag lang siya guys. Ayan, punasan lang natin. Ayan. Check niya rin yung pinaka-cup niya. Baka mamaya may tama. Lubak-lubak na. Ayan. Kailangan ng palitan pag ganun. Pero pag hindi wala naman tama. Ayan, tulad nito. Sariwa pa nga. Talagang hindi na pag-gagamit.
Tapos lalagyan lang natin siya syempre ng ano, grasa. Lalagyan ko na siya ng grasa. Para maganda uli yung ikot niya. Para hindi kakalog-kalog. Syempre higpitan natin yan. Grasa lang ang katapat nito guys. Saka ayusin lang. Para hindi na gumastos ng malaki. Kasi pag ginamit mo siya ng kumakalog, syempre masisira yung ano niyan, yung mga bearing. Ayan. Tapos ito yung isang bearing guys. Ang kabit niyan, ganyan. Huwag ganito guys ha. Ayan. Pag ganito, mali yan. Kailangan ganito. Ayan. Ganyan ang tamang kabit niyan. Tapos lagyan lang natin siya ng grasa. Mga ganito naman, pag naagapan naman, hindi naman kagad masisira to. Basta maayos lang. Huwag lang yung magagamit mo siya ng kumakalog. Tapos syempre, babalik na natin to. Punasan muna natin. Yan, makinis pa guys ha. Yan, balik lang natin to dito. Yung kung ano yung pag magbabaklas kayo, tatandaan nyo yung ano, pagkakasunod-sunod para maibalik nyo rin siya ng tama. Para hindi magka-problema pag kinabit nyo na. Yan, ipitan lang natin yan. Tapos pag nahigpitan nyo na yan, check natin yung ikot. Tapos kung may kalog siya, check nyo rin. Bali ito, wala naman ng kalog. Yan, higpit lang. Tapos syempre, lalagay na natin tong washer na tinanggal natin dyan. Bali ito, yung washer na to may kuntil. Ayan, may kuntil dito yan ha. Hahanapin nyo yung pinakakanal dito. Doon nyo siya isasalpak. Ayan. Purpose kasi nitong washer na to, di ba may nut or lock pa sa ibabaw. Pag pinihit nyo to, etong washer ang kukontrol para hindi na sumunod tong nasa loob nya. Ayan. Bali, lalagay na natin to guys ha. Ayan. Tapos pag nailagay na, pihitin lang natin. Yan. Okay na yung ikot niya. Tapos syempre ito. Magandang gawin dito, punasan natin. Pag napunasan na, ito pa mas magandang gawin dyan. Yung pinaka ano nito, lagyan natin ng grasa. Para hindi siya mag-stuck or kalawangin. Yan. Sa mga ginagawa kong video, yan, marami kayong matututunan. Kasi yung mga ginagawa kong bike, iba-iba. Hindi lang naman pang MTB, hindi rin pang racer. Mahawak din tayo syempre ng mga ibang bike. Syempre hindi naman lahat ng tao ganun ang bike nila. Syempre iba-iba yan. Tapos sasalpak na natin to. Yan. Pag naisalpak na natin, ganda lang gagawin natin. Ihigpitan lang natin to ng bahagya muna. Bahagya lang guys ha. Itong pinakanin niya. Pag nahigpitan na ng bahagya, ayan, sentro muna natin. Yung pinaka. Ayan, layo natin konti. Ayan. Ayan. Ayan, pag naisentro na natin, ayan, higpit lang muna konti. Tapos check natin yung pinaka manubela kung nakagitna na ba dito sa gulong. Check natin yan. Ayan, pag okay na sa inyo, saka nyo pa lang siya hihigpitan ng mahigpit. Hihigpitan lang natin. Ayan. Pag nahigpitan nyo na, balik nyo yung lock. Ito yung lock nya, no?
Tapos lock. Pagka-lock, pasok natin to. Yung lock din niya. Ayan. Para secure na hindi siya mafo-fold. Tapos sigpitan natin to. Para sigurado. Ayan. Tapos check natin kung kumakalog pa ba. May tanog pa ba. Ayan. Wala na. Hindi ito niya. Diba kanina lakas ng tunog. Lalo pag nalulubak ka. Malakas ang tunog niyan. Sa pag pumipreno. Ayan. Okay na siya guys. Ganun lang kasimple. Mag-ayos ng mga headset ng mga folding bike. Ayan. Marami pa akong video na tuturo sa inyo. Sa ngayon, ito na lang muna guys. Ayan. Salamat.